Magandang araw po uli sa kanilang lahat. Masaya po kami na makakasama uli namin kayo sa aming pag-aaral. Alam niyo po, naging maganda ang ating pag-aaral sa Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11. At ito ang tinatawag nating doctrinal part ng book ng Romans. Simula sa araw na to, pag-aaralan natin ang tinatawag nating practical na application ng aklat ng mga taga-Roma. At dahil po dito, magiging masaya at magiging kapaki-pakinabang sa atin lahat ang ating pag-aaral. At ngayon po, makikita nyo na marami tayong mga kapatid na makakasama sa ating pag-aaral. Babanggitin ko po ang kanilang pangalan, mabilisan lang. Si, mula po sa aking kanan, si Noemi, si Brian, si Melchi, si Brian ulit, dalawa yung Brian natin, si Lorena, si Miriam, si Joy, at si Carmen. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, hihingan po natin ng patnubay ang banal na Espiritu. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat na tayo ay manalangin. Amang banal na nasa langit, masaya po kami na binigyan niyo kami ng pagkakataon uli na makapag-aral ng iyong mga salita kasama ang aming mga manonood. Sana'y maging kapaki-pakinabang sa bawat isa. Sana'y ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Sana'y ituro sa amin ang tunay na kahulugan ng mga nakasulat sa Biblia at ito ay maisagawa namin sa aming pamumuhay. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga mahal na manonood, alam niyo po na noong nakaraang Sabado, ito po ang ating napag-aralan sa Roma na meron tayong tinatawag na mga elect. At ito ay napag-aralan natin na ito ang tinatawag nating spiritual Israel. At sigurado po ako na lahat tayo ay nagnanais na mapabilang dito sa spiritual Israel. Simula po sa araw na ito, ang pag-aaralan natin, ngayon na tayo ay tinawag ng Panginoon. Anong klaseng pamumuhay ang hinihintay ng Panginoon na makita sa atin? Kung sa iba pong salita, pag-aaralan natin bilang isang Kristiyano, ano ang dapat nating gawin sa ating mga pamumuhay? At ito po ay pag-aaralan natin sa Romans chapter 12 saka Romans chapter 13. Ito po ang magiging paksa natin sa araw na to. At magsisimula tayo sa Romans chapter 12 at babasahin natin ang verse 1. Ito po ay nasa Romans chapter 12, verse 1. At babasahin po ni Kapatid Noemi ang ating verse sa Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Napansin niyo po ang sinabi ni Pablo dito. Ang sinasabi niya, ito ang ating makatwirang paglilingkod sa Panginoon. Sa wikang Ingles, ang nakalagay dito ay reasonable service. Sa palagay ninyo, paanong ang ating pag-offer sa ating sarili, ito ay tinawag na reasonable service. Ano ba ang gagawin natin para maging katanggap-tanggap ang ating serbisyo? Ayon po sa binasa natin sa verse 1 ng Romans chapter 12, sinasabi ni Pablo dito na dapat, karapat-dapat na serbisyo ang ating i-offer sa Panginoon. Paano natin maibibigay sa Panginoon ang ating karapat-dapat na serbisyo? Okay, ayun. So I guess yung nire-refer ito ni Paul before noon sa panahon ng mga Israelites. Diba, morning and evening, they offer sacrifices. Tapos yung mga sacrifice na yun, it should be without blemish and without spot. So kung paano dapat ganito din tayo, mga Kristiyano, sa ngayon. We should offer ourselves to God na if possible, maging perfect tayo sa ating pamumuhay. Oh, actually, pag binasa niyo sa Biblia, dati kasi pag nagbibigay sila ng sakripisyo, yung priest, ina-examine nila yung mga binibigay na offering. At pag nakita nila na merong
hindi maganda dun sa offering, halimbawa mayroong pilay o kaya may sakit, may spot, binabalik dun sa nag-o-offer. At gayon din po ang sinasabi dito ni Pablo, na kailangan pag mag-o-offer tayo sa Panginoon ng ating serbisyo, ito dapat yung best natin. At actually, nagbigay si Pablo dito ng halimbawa sa verse 2. Basahin natin yung verse 2, makikita natin dito ano yung sinasabi ni Pablo para maging karapat-dapat yung serbisyo natin sa Panginoon. So, Brian, pwede mong basahin ang verse 2 ng Romans chapter 12. Okay. Romans 12, verse 2. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So napansin niyo dito yung mga ginamit na salita ni Pablo. Yung unang salita is yung transform. Ano bang ibig sabihin nitong transform? Ano ba sa Tagalog itong transform? Pagbabago, di ba? Anong klaseng pagbabago ang sinasabi dito ni Pablo? Pagbabago mula sa masama sa mula sa masama mapabuti, maging mabuti. At binanggit niya dito, hindi dapat tayo nagko-conform sa mundo. Sa mundo, di ba? Linawin lang natin ito kasi alam naman natin dito tayo nakatira sa mundo. Ano bang ibig sabihin pag sinabi nating nagko-conform tayo sa mundo? Hindi po ba? Kasi paano yan? Dito tayo nakatira tapos hindi ka magko-conform. Hindi natin gagayahin. Ano ba ibig sabihin ni Pablo dito pag sinabi natin mundo? Para sa akin, yung mamuhay tayo ng may kabanalan. Uh-huh. Yung kasi nakasulat dito sa Levitico 11:45, sabi, bilang bayan ng Diyos, tayo mga banal sapagkat ipinahayag ng Diyos ang ating pagiging banal sa kanyang paningin dahil kay Hesukristo. Gayunpaman ay tinatawagan tayo ng Biblia na lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng paglayo sa kasalanan. Ah, so kailangan talaga ito intentional. Kailangan ititingnan natin ano ba yung gawain sa mundo at paano tayo hindi gagaya sa mga gawain nun. Hindi ibig sabihin ito na tayo ay magmumukmuk sa isang lugar, papanik tayo sa bundok para hindi tayo katulad ng mundo, kundi kailangan makihalubilo tayo, pero dapat hindi natin ginagawa kung ano yung layaw ng kamunduhan. So malinaw dito yung sinasabi ni Pablo. Isang paraan para maging katanggap-tanggap ang ating sacrifice sa Panginoon ay kailangan yung buhay natin mabago. So, kaninong responsibilidad ang pagbabago ng buhay? Ito ba'y responsibilidad ng ating magulang? Ito ba'y responsibilidad ng ating mga guro? Sino ang mangunguna para sa dito sa pagbabago na to? Sarili natin. Di ba? Bilang tinawag tayo, kailangan tayo mismo, sa atin mismo makita yung salita, sinasabi dito ni Pablo. Oo, so kailangan manggaling sa atin yung desisyon na tayo ay gusto nating magbago. At alam natin, hindi natin magagawa na mag-isa ito. So, yung desisyon, yun yung kukuhanin ng Panginoon at ang Panginoon ang tutulong sa atin para tayo mabago. Pag pinagpatuloy natin itong Romans chapter 12, makikita natin nagbigay si Pablo ng mga specific na halimbawa kung paano yung servisyo na to magagawa natin. Itong nasa Romans chapter 12, may binabanggit siya tungkol sa mga spiritual gifts. O ito yung mga tinatawag nating regalo galing sa banal na espiritu. So basahin natin itong mga spiritual gifts na to para matunghayan natin paano ko ba talaga magagamit ang aking buhay bilang living sacrifice. Ibig sabihin, buhay na sakripisyo para sa Panginoon. So basahin natin ang verse 3 hanggang verse 8. Melchi, pwede mong basahin ng verse 3 hanggang verse 8. Okay, I'll be reading from verse 3 to 8, King James Version. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according to us God hath dealt to every man the measure of faith. As we have many members in one body, and all members have not the same office, so we,
being many, are one body in Christ, and every one members are one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. One or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Napakaraming dito ang halimbawa ng gifts ng Holy Spirit. Meron ba kayong gift dito na napansin nyo either sa sarili nyo o kaya sa ibang tao na kasama nyo dito sa simbahan? Ako po meron. Kasi bilang sa patient, yung po yung nabago sa akin, patient talaga. Kasi nung, actually, nung hindi pa ako Christian, talagang pag nagalit sabog. Pero, thank you sa Lord, yun yung binago niya sa akin. Yun yung nakita kong gift ng Lord para sa akin, yung patient. Which is maganda pong balita, di ba? Isang bagay na wala tayo dati at matatanggap natin bilang regalo. Kaya ito tinawag na gift ng Holy Spirit. Yung iba sa inyo, ano dito sa mga regalo dito ng Banal na Espiritu ang napapansin nyo na dati wala sa inyo, pero ngayon napapansin nyo, uy, parang napabago ang buhay ko. May mga pagkakataon kasi na pag tumitingin tayo sa kapwa natin, iniisip natin, ah, bakit siya ang galing-galing niya sa ganyan? Sana ako din. But then, pag na-realize mo na iba yung gift niya, iba yung gift ko, then, maka-calm down ka, and then gagamitin mo na lang kung ano yung sa alam mong pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Sa part ko, palagi akong naiinggit or natutuwang tumingin dun sa magaling magdala ng bisita sa loob ng church. Parang wala akong ganon. Pero, hiniling ko naman sa Panginoon na sila na ang nagdala. Ama, pinagkalooban mo naman ako na marunong naman akong mag-handle na sa loob ng iglesia, magturo. So, yung ginala nila, tulungan ko na lang sila na magturo din sa loob ng iglesia para yung napapalawak yung gusto ng Panginoon na magamit yung buong katawan ng iglesia. Actually, magandang punto ito tungkol sa gift ng Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu kasi ang nagdidesisyon kung anong regalo ang ibibigay sa atin. Sa isang liham ni Pablo sa mga Kristiyano, ito naman ay sa isang lugar, sa First Corinthians, sa libro ng First Corinthians, ibinahagi niya sa mga mananampalataya sa simbahan sa Corinto ang tungkol din dito sa regalo ng Banal na Espiritu. At ito ay nasa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 hanggang verse 11. Makikita natin dito kung bakit binabahagi ng Banal na Espiritu ang mga regalong ito. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 hanggang verse 11. Brian, pwede mong basahin sa atin? Verse 4 chapter 12 verse 4 hanggang verse 11 verse 4 okay. May iba't ibang uri ng mga kaloob subalit iisang espiritu, at may iba't ibang uri ng paglilingkod subalit iisang Panginoon, may iba't ibang uri ng gawain subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat, subalit sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba ang salita ng kaalaman, ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, at sa iba ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba ang paggawa ng mga himala, sa iba ay propesiya, sa iba ang pagkilala sa mga Espiritu, sa iba ang iba't ibang wika, at sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasiya ng Espiritu. So, malinaw dito na ang Banal na Espiritu ang nagpapasya, ang nagdidesisyon kung anong regalo ang ibibigay niya sa atin.
Pero kung itatanong ko sa inyo, bakit niya tayo binibigyan ng regalo? Ano ang pangangailangan? Bakit kinakailangan ang Banal na Espiritu magbigay sa atin ng regalo? Ayon dito sa nakasulat dito, kung titignan natin sa verse 7, sa chapter 1 Corinthians 12, verse 7, ano yung makikita natin dito? Anong dahilan kung bakit binibigyan tayo ng... Upang pakinabangan ng lahat. Upang pakinabangan ng lahat, di ba? So, halimbawa, kung nakatanggap ka ng regalo ng sa pagtuturo, hindi mo naman pwede sabihin tuturuan mo sarili mo, di ba? Kailangan magturo ka ng ibang tao. Halimbawa, nakatanggap ka ng regalo ng pagbibigay ng lakas ng loob sa ibang tao. Gagamitin mo yon para sa ibang tao. So, malinaw dito na ang dahilan para sa kapakinabangan ng lahat. Kung tatanungin ko kayo dito, ano sa tingin nyo dito sa mga regalo na ito ng Banal na Espiritu ang pinakakailangan sa ngayon, sa panahon natin ngayon? Wala naman sigurong specific na yun yung pinakakailangan. Kasi lahat kailangan. Kasi sabi nga ni Paul, iba-iba ang gift, iba-iba ang paggamit, pero para sa lahat, para sa kapakinabangan, kapakinabangan ng lahat at sa kapurihan ng Diyos Ama o ng kanyang iglesia. So, kailangan natin lahat yung regalo. Alam niyo ba kung ano yung mga regalo na tanggap niyo? Anong spiritual gifts ang naibigay sa inyo ng Banal na Espiritu? Kung hindi, paano kaya natin malalaman? So, malalaman natin kung ano yung mga regalo na meron tayo. First, through prayer, pagdasal natin. Pangalawa, pagbabasa ng Biblia. Kasi dun i-impress sa atin ng Holy Spirit kung ano yung mga potentials natin. Then third is openness ng provincial guidance ni God. Kunyari, bigyan ka ng opportunity sa church to handle this activity. Hindi porket nasa Sabbath school ka, Sabbath school na lang magtutok. Malay mo, may ka ng care group. Uy, punta tayo ng ganito, mag-mission tayo ng ganito. So, dapat open ka. Kasi pag open ka, malalaman, uy, meron din pala akong magaling din pala ako dito na area. And fourth is yung affirmation ng church, ng body. Kasi, what if kung feel mo na gusto kong kumanta, tapos meron palang nagsabi, medyo parang mas maganda yata kung... Magsalita na lang. Parang ganon. So, makinig din tayo sa affirmation ng church. So, tama yung sinabi ni Melchi, no? Hindi mo malalaman kung ano yung binigay sa yung regalo kung hindi mo gagamitin. Kasi pwedeng may nagpadala sa'yo ng regalo last year sa birthday mo, hindi mo binuksan, hindi mo alam kung ano regalo, di ba? Minsan nangyayari yan eh. Naikwento ko na minsan dati, may nagpadala ng isang sobre sa akin. Actually, sobre yan pa sa kasal pa namin dati. Nabuksan ko lang siya after 15 years. Ang nakalagay pala doon sa sobre is, iniimbitahan kami pumunta sa isang lugar. Eh, after 15 years na yon, so sayang, di ba? So, ito yung mga paraan para natin malaman kung ano yung spiritual gifts natin. Ngayon, alam natin na isa sa mga spiritual gifts ay yung tinatawag nating pagmamahal o love, di ba? Itong love na to, pag sinasabi ng tao na, oh, I love you. Minsan sa mga TV, di ba? Ang sinasabi nila is, I love all of you, di ba? Kahit hindi kilala, love. Ano ba talaga ang ibig sabihin nitong pagmamahal? Pag tinanong ko kayo, para sa inyo, ano yung pagmamahal na tinatawag dito na isa sa mga gifts ng Banal na Espiritu? Siguro yung pagmamahal na may pagpapakumbaba. Yung... Madalas kasi madali lang sabihin na I love you or mahal kita. Pero yung pagpapakita nung real sense nung word, yun yung mahirap. Hindi natin talagang naisasaka isip or naisasaka buhayan. Yun yung pag sinabing love is, ang prinsipyo behind it is yung sila muna bago sarili mo. Para sa akin, yung sinasabi na agape love, yung unconditional love ni Jesus, yun yung para sa akin. Kasi pag yun ang kasi di ba maraming klase yung love. Pero the best yung
yung agape love na unconditional. Alam mo itong agape love na to para sa ating mga tao, parang hindi ito natural sa atin eh. Mm-hmm. Walang pinanganak na tao na natural na meron siyang agape love. Kasi pag ang tao, pinalaki mo na walang aruga o kaya pagkalinga ng Panginoon, hindi niya matututunan yung agape love. Babasahin natin, ito nakasulat sa mga susunod na talata dito sa Romans 12 para makita natin ano ba yung paano natin maipapakita o makikita love in action. Mm-hmm. Diba? Dito sa Romans 12, pag binasa natin yung from verse 9 hanggang verse 20, makikita natin dito may mga specific na pamamaraan na sinasabi si Pablo sa atin, paano ba natin maipapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Basahin muna natin ang verse 9 hanggang verse 13 para makita natin yung mga specific na example. Lorena, pwede ba basahin verse 9 hanggang verse 13? Okay. Verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuutan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Wow, mga specific na bagay ito, di ba? Ito mga sinabi dito, sasabihin natin, mga santo lang ang mga kagawaan nito eh. Pero hindi natin naisip, sino-sino ba yung mga saints na tinatawag ni Pablo dito? Ang mga greetings na niya sa mga mananampalataya is mga saints, di ba? Ituloy natin ang verse 14 hanggang verse 20. Miriam, pwedeng basahin mo, verse 14 hanggang verse 20. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga hakat. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong manghigantihan, mga iibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo, kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Wow. Ang hirap pa. Oh, ang dami nito, di ba? So, sa mga nakasulat dito, pumili lang kayo ng isa na sa tingin nyo, para sa inyo, ito yung pinaka malinaw sa inyo na pagpapakita ng love in action. Alin dito sa mga sinabi ni Pablo dito ang pipiliin nyo? Ako yung pipiliin ko dito, yung sa 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Minsan mahirap gawin yan, di ba? Pag meron nanakit sa'yo, ang gusto mo, saktan din yung tao. Di ba? So, ang sinasabi dito ni Jesus, isang pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon na napunta na sa buhay mo kung magagawa mo na hindi maghiganti. Yung iba sa inyo, alin dito sa sinabi ni Pablo ang pipiliin nyo? O yung number 8, verse 18. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Wow. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay peace-loving. Di ba? Kasi may tendency minsan na
kapag ka nasasaktan ka, may mga tao kasi na kapag ka nasasaktan, nagwi-withdraw. Mm. So, ang nangyayari sa kanya is, yung kinasamaan niya ng loob, di niya napapansinin. Ang taas na palagi ng chin niya. So, walang kapayapaan doon, hindi lang sa'yo, sa sarili mo, kundi sa kapaligiran mo. Kaya yun yung kailangan hilingin natin sa Panginoon na yun yung mabago. Kasi mauubusan tayo ng ano ng tao sa paligid natin kapag ka tayo ay walang, pag hindi tayo peace loving, kapag ka, alam mo, bundong to punong-puno to ng struggles and confrontations. Pero pag ang prinsipyo mo ay gusto mong magkaroon ng peace sa bawat isa, lahat 'yan tatanggapin mo sa sarili mo, i-welcome mo, and then ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at magiging kapayapaan ka din sa paligid mo. So itong sinabi ni Noemi, napakahirap gawin ito, no? Hangga't maaari is maging mapayapa ang buhay mo sa lahat ng tao na kapaligid sa iyo. Kasi minsan hindi naman lahat ng tao is ganito ang takbo ng isip na gusto kapayapaan. So isa pa, alin pa dito yung natitingin nyo is sa inyong buhay, ito yung tingin nyo ay pag ito ginawa ko, may papakita ko ang pagmamahal. Sa akin, yung 15, makigalak kayo sa nangagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Compassion. Sa nakikita ko, na-experience ko yung may kaibigan ka na magsasabi sa iyo ng mga problems. Pag malungkot siya, iiyak ka. Pag naman magkukwento siya ng mga bagay na para ma-encourage mo din siya, kailangan good listener ka rin eh. Pag nagkukwento siya nung nakakatuwa tungkol sa buhay niya, matuwa, natutuwa ka para sa kanya. At makikita natin dito, masyadong practical ito sinasabi ni Pablo. Kasi simula nung verse 1 hanggang verse 11 ang lagi pinag-uusapan. Oh, salvation by grace. Basta maniwala ka lang kay Jesus, okay na. Pero bihira sa kanila ang nagbabasa hanggang verse 2, hanggang chapter 12, chapter 13. Kasi pag tinignan mo yung chapter 12, chapter 13, mga practical application ito. Kaya sinabi natin kanina na ang Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11, ito yung tinatawag na turo, mga doktrina. Ngayon, paano mo siya isasagawa sa buhay? Paano mo siya gagawing tunay o practical sa buhay mo? Ito yung binabasa natin ngayon, pinag-aaralan natin sa Romans chapter 12. At yung nakasulat sa verse 21, ang sabi dito, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Alam nyo, nung nabasa ko to, parang sabi ko, parang ano yan, parang kung hindi sa TV lang siguro nangyayari, ang hirap mangyari sa tunay na buhay. Ano ang pagkakaintindi nyo dito? Paano mo i-overcome yung evil ng kabutihan? Ako po, may share lang po ako sa pamilya ko na lang sa Pinas. Kasi minsan, no, hindi nila maintindihan yung sitwasyon mo dito eh. Na porkit na sa abroad ka, okay. Ngayon, ma-share ko yung, kasi minsan, alam, financially ganyan, di ba? Siyempre na wala. Halimbawa, financially, siyempre parang hindi sila naniniwala na wala ka, no? Wala. Pero magagalit sila sa iyo. Ang ginagawa ko na lang, pinagpipray ko sila na Lord, sabi ko, kung hindi ko maibigay yung pangangailangan nila, hindi maiksi yung kamay mo. Yun yung experience ko. Kumbaga sa no, kasi dati, bay, nagagalit ako eh. Pag hindi kayo naniniwala, yung mga ganon. Pero ngayon, hindi na. So, isang halimbawa ito na halimbawa yung merong experience ko. Hindi maganda, i-overcome mo siya ng magandang bagay. Maganda. Kasi pag halimbawa merong hindi maganda, halimbawa, nagagalit sa'yo, tapos galit din ang sinukli mo, ano ang magiging resulta? Away. So, nawala na yung hanggat maaari, maging mapayapa ka sa bawat isa. Diba? Brian, ano pang ibang example ang nakikita mo? Carolan, na talagang mahirap itong gawin. Because hindi ito yung nature natin. Kasi, siyempre, tendency natin pag may magawa ng masama sa atin
automatic, yung parang isip natin talagang, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. No. Ito na-experience ko sa work ko. Madami mga injustice. Tapos, siyempre, parang gusto mong gumanti. Pero, since kilala natin si Jesus ngayon, lumapit na tayo sa Kanya, we have at least started to transform. Ang goal natin is to be like Jesus eh. So, yun ang nare-remind palagi sa akin sa habang nangyayari yan. Sabi ko, okay, Kristiyano ako. Ito hindi nila alam si Jesus. So, how can I live my life as a Christian here? E di yun, dyan sa buong experience na you are experiencing injustice, nire-return mo lang na smile. Smile ka pa rin. Sinusunod mo pa rin yung dapat mong gawin. Wala kang... Yun ang the best thing. Natataka sila kasi bakit parang sobrang galit na sila kasi may ginagawa kang sa paningin nila, hindi tama. Eh, tama naman. Tapos, para sa akin, injustice. Mali yun. Tapos, pero, yun, smile ka lang, okay, sige lang. Ganun. At the end, you win them back. Oh. Yeah. Minsan, ang sinasabi dito, yung mga pinapangaral yung mga Kristiyano, hindi makatotohanan yan, di ba? Sasabihin nila, imposible yan. Paano ka naman mag-i-smile pa kung tinatapak-tapakan ng pagkatao mo, di ba? Alam nyo, talaga imposible yun sa pamagitan ng lakas lang natin. Kaya nga sinasabi natin, ang buhay Kristiyano ay isang milagro. Kung hindi man gagaling sa Diyos yung lakas, kung hindi ka bibigyan ng banal na espiritu ng regalo, hindi mo talaga magagawa. At dito natin makikita, bakit si Pablo nagbigay ng mga specific na mga halimbawa. Ibig sabihin, pag sinabing pagmamahal, hindi ito yung bahala ka na kung paano mo i-define yung pagmamahal. Kasi maraming tao, ganun ang ginagawa eh. Ayang sabi sa Biblia, love God, saka love your neighbor lang. Bahala na ako dun kung anong sasabihin sa akin ng banal na espiritu. Pero pag tinignan natin ito nakasulat na sinabi ni Pablo, si Pablo din minsan yung kino-quote nila na ang sabi ni Pablo is ganito lang gawin natin eh. Si Pablo, siya din ang nagsabi na ito yung mga halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa kapwa-tao. Diba? So, hindi ito yung bahala ka na kung paano mo i-define yung pagmamahal. Kasi pag ginawa natin yan, ano ba ang definition ng pagmamahal ng tao? Kasi ano nga eh, di ba sabi nga dun sa ano, yung 1 John 4:8, di ba, ang hindi umiibig sa akin, di nag, sabi nga dun sa John 4:8, 1 John 4:8, sabi niya, bigyan mo kami ng oras para makita namin yan. John chapter 4, verse 8. 1 John 4:8. Okay. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang taong hindi nagpapakita ng pag-ibig, hindi kilala ang Panginoon. So, napag-usapan natin dito sa Romans chapter 12, itong kung paano ang ating pamumuhay ay magiging karapat-dapat na serbisyo o sakripisyo para sa Panginoon. Ngayon, titignan naman natin sa Romans chapter 13, meron pang sinabi mga ibang bagay dito si Paul eh. Na sa tingin ko, isa na naman itong parang imposible. Diba? Kasi ang sinasabi niya dito, maging masunurin tayo authority. Sa mga otoridad. Eh pagdating sa atin, pag-usapan mga authority, marami may problema sa atin sa authority kasi ayaw natin na nagpapailalim tayo. Di ba? Pero basahin natin itong sinabi ni Pablo sa Romans chapter 13, verse 1 hanggang verse 7. So, Romans chapter 13, verse 1 hanggang verse 7. Joy, pakibasa, verse 1 hanggang verse 7. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti,
papupurihan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop dahil lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan upang gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Itong mga nakasulat dito, parang ang daming tatamaan nito eh, di ba? Kasi, lalong-lalo na pag sinabi nating tax, di ba? Lalong-lalo na. Sino ba yung gustong magbigay ng perang pinaghirapan niya? Tapos ibabalik mo sa gobyerno. Itong mga sinabi ni itong ni Pablo, isipin ng iba, yan naman mga sinulat ni Pablo, hindi naman mga parang hindi praktikal eh. Siguro okay lang yan pag yung gobyerno mabuti. Eh paano kung yung gobyerno masama? Isipin natin, nung panahon ni Pablo, anong klaseng gobyerno meron sila? Roman Empire. Nasa Roman Empire, di ba? Eh isa sa mga sinasabi nila, mga corrupt na pamahalaan, yung panahon ng Roman Empire. Sisa chaos lang. Oh, yung mga tax collector nga nila, di ba? Kaya galit na galit sila sa mga tax collector kasi mga kurakot talaga yung mga yan eh. Pero bakit sinasabi pa rin ni Pablo na igalang ang mga nasa otoridad? Ang gusto niya lang masabihin dito yung mga mabubuting otoridad? Ano sa palagay niyo? Wala namang binigay na specifics kung mabait, sundin mo, kung salbahe, huwag mong sundin. Ang nakalagay kay Paul, sumunod ka, pagpailalim ka sa otoridad, sa may kapangyarihan. Kasi ang line ng pagsasalita ni Pablo is tinitingnan niya ay pinapaliwanag niyang mabuti na sino man ang maupo sa isang posisyon, yan ay itinalaga. Yan ay itinalaga ng Panginoon. At ipinaliliwanag din niya sa atin na pagaman magpapasa ilalim ka hanggang sa dapat, sa tama. Kaya kung may buwis, magbayad ka. Kaya kung may batas na may curfew, umuwi ka ng bahay ng maaga. Pagpapatayin o pag ka ikaw ay gumagamit ng mga pinagbabawal na droga at ikaw ay may karampatang parusa dyan, huwag kang gumamit ng droga. Pero sa pagkakataon na ang mga kapangyarihang ito, ang mga taong ito na nailuklok sa kanilang mga posisyon ay lumagpas doon sa itinalagang authority lang para sa kanila at ito ay lalabag na sa kung anumang pag-utos na sa batas ng Panginoon, then that's the time pwede na tayong mag-isip. Parang hindi na, parang mali na ito. Ito siguro yung dapat nating linawin, ano? Kasi sinasabi nila, ano yun? Blindly, susunod ka na lang sa lahat ng authority, di ba? Halimbawa, tinatanong nila bilang Kristiyano, dapat ba sumasama tayo sa mga rally, sa mga strike? Dati nga, nung empleyado ako sa Pilipinas, ang tinatanong sa amin, okay lang ba sa ating mga Kristiyano maging member ng union? May mga kilusang Mayo Uno, di ba? Actually, nung nasa Laguna kami, nangyari sa amin to eh. Pumasok yung mga taga-KMU sa amin at sinasabi, kinakailangan maging member kayo ng union. So bilang Kristiyano, ano ba yung mga prinsipyo na dapat nating sundin kung halimbawa, nasa ilalim tayo ng isang pamahalaan na hindi tama yung ginagawa? Ano yung mga dapat nating gawin? Kung dumating man ang pagsubok dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ipagkatiwala lamang natin sa Kanya ating mga sarili sa pag-asang Siya ang hukom. So, unang-una, yung tinatawag nating pananalangin, di ba? Ipaubaya natin sa Diyos yung kung ano yung dapat na mangyari. Kasi itong mga
makikita natin sa Biblia, may mga tinatawag tayong pagan king na ginamit ng Panginoon. Halimbawa, ang unang-unang pumapasok sa isip ko, si King Nebuchadnezzar. Alam nyo yan, si King Nebuchadnezzar, magaling na, ano yan, na warrior. Kaya nga conqueror siya. Pero, nagamit pa rin siya ng Panginoon. May naiisip pa ba kayong ibang mga pagan ruler o king sa Biblia na ginamit ng Panginoon? King Ahasuerus sa panahon ni King ni Esther. Ni Esther. Oh, sa Persia, di ba? So nagamit din niya ng Panginoon. Sa mga Bible characters, meron pa kayong naiisip na tingin natin is masama na sa gobyerno pero nagamit ng Panginoon? Matthew. Si Matthew, collector. Tax collector, di ba? So, isa siya sa mga naging ginamit ng Banal na Espiritu para magsulat ng isa sa mga gospel. So, bukod sa pagdadasal, ano pa yung pwede natin gawin? Ano pa yung prinsipyo na dapat natin gamiting batayan? Ano ba? Basahin natin yung Acts chapter 5. Acts chapter 5, verse 27 hanggang 29. Acts 5, ito po ay sa libro ng mga gawa, sa kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 29. Acts chapter 5, verse 27 hanggang verse 29. Carmen, pwede mo siyang basahin? Chapter 5, verse 27 hanggang verse 29. Nang kanilang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin. Tinanong sila ng pinakapunong pari, "Hindi ba't mahigpit namin pinagbabawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito." Ngunit sumagot si Pedro, "At ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao." So dito sa binasa nating verse sa Bible, ano po ang magiging pamantayan natin kung tayo ay nasa ilalim ng hindi mabuting pamahalaan? Ang kautusan pa din ng Panginoon. Ang Panginoon. Pamantayan. Sumalabag na siya sa kautusan ng Panginoon. Ang pamantayan pa rin ng Panginoon. So kung tayo ay mapipilitang gumawa ng isang bagay na labag sa utusan ng Panginoon, ang sabi dito, mas maganda na sundin natin ang utos ng Panginoon kaysa ang utos ng tao. So sa bandang ito, malinaw naman siguro sa atin yung pamantayan natin. Pag tayo ay nasa isang bansa, halimbawa, ngayon, nandito po kami sa bansang Japan, so yung mga batas ng Japan, sinusunod namin. Halimbawa, ang sinabi dito is, batas trapiko. Pag naka-red, huwag kang tatawid. Hindi tayo tumatawid kasi alam natin yung batas. Ang sabi din dito, magbabayad ka ng buwis, magbabayad tayo ng buwis. Kung uuwi tayo ng Pilipinas, may mga batas sa Pilipinas, dapat alam din natin kung ano yung batas sa Pilipinas, susundin din natin. So hanggat maaari, kung idudugtong natin yung napag-aralan natin kanina, hanggat maaari maging mapayapa ang iyong pamumuhay. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Na dapat ipakita natin, ganito namumuhay ang isang Kristiyano. Pero pag dumating sa isang punto, na kinakailangan mong mamili, susundin ko ba ang gobyerno o susundin ko ba ang Diyos dahil magkasalungat ang Diyos nilang gawin, susundin natin ang sa Panginoon. So, malinaw tayo dito. Ituloy natin sa Romans chapter 13. Basahin natin ito. Nung nakita ko to, sabi ko, ba? Nakasulat pala ito dito sa Biblia, sa verse 8. Romans chapter 13, verse 8. So, babalik na tayo kay Noemi, di ba? Basahin mo nga ang nasa verse 8 ng Romans chapter 13. Huwag kayong magkautang ng anuman, sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Ano ang pagkakaintindi niyo dito sa verse na to? Pera ba to? Pera ba yung pinag-uusapan natin ngayon? Utang na loob. Ano sa tingin niyo yung gusto sabihin ni Pablo dito?
Ang sabi niya, kung sa English ko babasahin, owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Anong klaseng utang ang pinag-uusapan natin dito? Utang na loob? Sa sampung utos. Ano yung nasa sampung utos? Sa Deuteronomy 10:14. Deuteronomy 10:14. Ano yung nakasulat dito sa Deuteronomy 10:14? Yung sampung utos. Deuteronomy 10, verse 14. Ang nakalagay sa Deuteronomy 10, verse 14, natagpuan niyo na? Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay kay Yahweh. Deuteronomy 10:14. So, sinasabi dito na ang lahat ay sa Panginoon at ang nando doon. So, parang siguro gusto mo sabihin, ang lahat ng bagay ay sa Panginoon. So, huwag ka na maningil. Huwag ka na maningil. Huwag ka na manumbat. Huwag ka na manumbat. Huwag ka nang na maghintay ng kapalit pa. Naturally, tas gumawa ka ng mabuti. Bukal sa loob mo. Yung parang gabay natin. Yung anyway, ano kayong tinatanong? Anyway, yung binibigay mo naman galing sa Panginoon. Parang ganun. So, dalawang paraan pwede nating isipin to. Ang primarily application ni Paul dito is tungkol sa paggawa ng mabuti, di ba? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin is may katungkulan sa bawat isa. Kapwa-tao. So, ang sabi niya dito is, hindi ka dapat kinakailangan magkulang ng pagpapakita ng kabutihan. Kasi ang sabi niya dito, pag tayo ay gumawa ng kabutihan, yun ay pagsunod sa kautusan. Diba? Yun yung primary application niya. Ngayon, kung gusto mong extend yung application niya, pwede mo lang sabihin, dapat bilang Kristiyano, hindi ka dapat magkakautang. O magkautang ka, magbayad ka. Dapat naman ganyan. Oh, which is bilang isang Kristiyano, di ba? Dapat, hindi tayo nanloloko ng tao. Pag nangako tayo, sinabi natin, babayaran ko naman agad. Kaya lang, bilang Kristiyano din, huwag din tayong nanggigipit. Kasi may mga tao din na porque may nakautang sa kanila, hindi nila iniintindi yung sitwasyon. Hindi nila iniintindi yung sitwasyon. Kailangan magkaroon din tayo, kasama din yan dyan yung magkaroon tayong compassion. Isa sa mga regalo ng Espiritu yan. Dun sa taong nagkautang na yon. Pero dapat din sa parte ng nangutang, gawin pa rin niya yung best niya. Alam naman ni Lord kasi kung ano yung nasa puso. Alam naman talaga ng Holy Spirit kung ano yung nasa puso natin. So, again, ito yung tinatawag nating secondary application, di ba? So, ang unang application niya, gusto sabihin ni Pablo, huwag kayong magkulang ng pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Mas gusto ko yan. Mas gusto mo yan. So, ituloy natin kasi since ang pinag-uusapan natin is paggawa ng kabutihan, ibig sabihin, pagmamahal sa kapwa, itong ang binanggit niya sa verse 9 ng Romans 13, maganda rin ito eh. So, basahin natin yung chapter 13, verse 9, kasi nagbigay siya ng mga halimbawa. Brian, pwede mo basahin ang verse 9? Romans 13, verse 9. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Alam nyo, itong mga binanggit dito sa verse 9, anong napansin nyo dito sa mga binanggit niya? Nasa 10 commandments to. Parang nasa 10 commandments. Love, makikiap yung 4 to 6. Love to men. Oh, 5 to 6. Ito, nagsimula siya sa commandment number 6 hanggang commandment number 10, di ba? Lima ito. So, nagsimula siya sa you shall not commit adultery.
which is ito yung pang-pito, di ba? Mm-hmm. Yung pang-anim is you shall not murder, mm-hmm. yung kill. Ngayon may nagsasabi, oh, kita nyo na, ang binanggit lang naman sa mm-hmm. sa New Testament is itong mga commandments na to, kaya hindi na wala ng Sabat, hindi mm-hmm. nung binanggit yung Sabat dito. Anong napansin niyo dito sa, ano kanina, may nagbanggit sa inyo, ang binanggit lang dito ni Pablo, is yung... Tungkulin sa kapwa. Tungkulin natin sa kapwa. Kasi makita natin, di ba, merong dalawang ano tableta ng bato. Yung commandment number 1 hanggang 4 nasa isa, tapos yung commandment number 5 hanggang 10 nando sa kabila. Since sa pinag-uusapan natin dito ay yung pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, ito yung binanggit ni Pablo dito. Kung tanungin ko kayo, pagpapakita ba ng pagmamahal sa inyong kapwa kung hindi mo siya papatayin? Yes. Di ba? Yes. So, sasabihin mo bang mahal mo ang iyong kapwa kung nanakawan mo yung kapwa mo? No. Hindi, di ba? Sasabihin mo bang kabutihan na gagawin mo sa kapwa mo kung magkakalat ka ng kasinungalingan doon sa tao na yon? Yeah. Hindi, di ba? So, malinaw na makikita natin dito na itong mga binanggit ni Pablo na makikita natin sa 10 kautusan, ibig sabihin, in effect pa rin siya. Hindi ito yung katulad ng sinasabi ng iba na ang sabi lang naman sa Biblia, love God and love your neighbor, tapos. Tapos. Di ba? Isipin natin, paano natapos? Di ba? Ibali po, yung description, paano mahalin natin yung kapwa natin at paano natin mahalin yung Panginoon, andun detail sa Ten Commandments. Oo. Very clear. At kung i-expand mo to, di ba? Kung halimbawa susundan natin yung line of thinking na sinasabi, eh, hindi naman binanggit ni Pablo, so wala na yan. Ibig ba sabihin, pwede na tayong magkaroon ng ibang Diyos? Mm-hmm. Ibig ba sabihin, pwede na tayong... Hindi, yung hindi binanggit dito. Ang wala dito. Ibig ba sabihin, pwede ka nang lumuhod sa mga Diyos-Diyosan? Mm-hmm. Di ba? Hindi. Wala naman magsasabi ng tao na ganun. Kaya malinaw na consistent yung sinasabi ni Pablo dito. Na... ang pinag-uusapan dito, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ngayon, ituloy natin. Kasi itong nakalagay dito sa mga huling verses ng chapter 13, meron parang patukoy ito sa tinatawag nating end time. Binabanggit niya dito, nandito tayo sa oras na to. Kailangan ganito yung gawin natin. Basahin natin itong nasa Romans 13, verse 11 hanggang... verse 14. Kasi alam natin, andito na tayo sa panahon na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya importante ito. Verse 11 hanggang verse 14. Melchi, pwede yung basahin? Verse 11 to 14. And that, knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and in vain. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Nabanggit niya dito, napansin niya dito may mga iba siyang, mga ilang salita na ginamit siya na parang kinakailang isusuot natin. Binanggit niya sa verse 12, halimbawa, yung armor of light. Tapos binanggit niya sa verse 14, put on the Lord Jesus Christ. Pag sinabi nating armor, anong verse sa Biblia yung naaalala niyo na binabanggit niya yung armor? Ephesians. Ah, nasa libro ng Ephesians. Ephesians 5. Pag tinignan natin, nasa Ephesians chapter 6. Para malaman natin, ano bang mga pananggalang yung pwede nating gamitin sa mga panahong ito? 6:10. Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang verse 18. Ito, isa rito sa mga liham na sinulat ni Pablo. Ephesians chapter 6, verse 10, hanggang verse 18. Brian, pwede mong basahin?
Ephesians 6. 6:10 hanggang 18. 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ng, ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pagkana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita ng nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan na sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na mga inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalakasang ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Mm. Parang ano talaga to, pandigma talaga, di ba? Warfare talaga. Noong panahon kasi ni, ano, ni Pablo, ang uniforme ng mga sundalo is hindi katulad ngayon, di ba? Dati talaga may suot silang armor. Ngayon, titingnan natin yung mga armor siguro. Nakikita ni Pablo yung mga sundalong nakapaligid sa kanya, di ba? Kasi dati may mga Roman soldiers. So, pag nakikita niya, alam niyo naman, nung hinuli siya, nung prisoner siya, lagi siyang may bantay nakasama eh. Siguro habang sinusulat niya to, tinitignan niya yung guardiyang nasa harap niya. Di ba? So, tinitignan niya, ano-ano ba yung mga armor na dala nitong mga sundalo na to? Dito sa mga armor na to, ano yung nakikita niyo na kailangan natin? Alam ko lahat ito kailangan natin, pero kung meron kayong isa na siya yung gusto nyong gamitin agad, alin dito sa mga armor na to yung pipiliin nyo? Yung sa akin, yung sword of the spirit. Ah, yung tabak. Ayun pala sa Tagalog nun. Tabak ng banana espirito. Bakit yung tabak ng banana espirito ang pipiliin mo? Kasi sa ano, John 14:26. John chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Aba, ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ah, kailangan natin ng laging kasama ang banal na espiritu, di ba? So, ang tabak ng banal na espiritu. Bakit itong mga weapons na to ang kailangan natin? Hindi ba pwede dito yung baril? Hindi ba pwede dito yung sumpak o pana? Kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita. Oh, paano mo nga naman babarilin yung kapangyarihan hindi nakikita, di ba? So, ang labanan dito is hindi ito physical. Ang labanan dito is spiritual. Principio. Oo. So, ang battle dito is nasa pag-iisip, di ba? Ito yung laging sinasabi sa atin na ang kaaway is hindi yun yung hawakan yung kamay mo, di ba? O kaya susuntukin ka o sasaksakin ka. Hindi ito yung away na sinasabi natin dito. Ito ay away na ang pinag-uusapan mga espiritual na bagay. Ang prinsipyo, kanino mo ibibigay ang iyong loyalty o yung tinatawag nating sino ang susundin mo. Allegiance. Kaya makikita natin dito na ang sinasabi ni Pablo dito, ang pamumuhay natin bilang isang Kristiyano magiging practical. Una, tinuro niya yung mga doktrina, ano yung mga prinsipyo na dapat natin sundin. Tapos, pinakita niya dito sa chapter 12, saka sa chapter 13, paano mo ito gagawin na practical? Marami tayo ditong bagay na matututunan, at alam ko, marami kayong napulot ng mga aral dito. Sa ating pagtatapos, gusto kong tanungin sa inyo, ano ba dito sa mga lesson na to
yung para sa inyo, ah, sa araw na ito, ito yung talagang tumatak sa isip ko. Diba? So, mabilisan lang, magsisimula tayo kay Noemi. Ano yung natutunan mo dito sa lesson na to na siya talaga yung, ah, salamat sa Diyos at natutunan ko ngayong araw na to? Sa akin, bago ko pa man siya natutukan, pag-aralan, over the course of 2 weeks, ang itinuro talaga sa akin ng Panginoon, yung totoong pagmamahal sa kapwa, yung walang pagmamalaki sa sarili, na pag merong temptation na ganon, pinapakita lang sa akin palagi ng Panginoon, si Jesus on the cross. Kapag nasasaktan ako na may sinasabing masama sa akin, or may ibinibintang at nagkalit ako, palagi niyang pinapakita sa akin, look at Jesus. He died on the cross. He hung there. Sinampal siya bago siya ipinako, nilatigo, pero hindi siya nagsalita. Yun yung pinaka-importanteng lesson na ibinigay sa akin ng Panginoon dito at sa mga nakaraang linggo. Maganda yan. Isa yung halimbawa kung paano natin maisasapamuhay ang pagmamahal ng Panginoon. Di ba, Brian? Sa akin naman is yung paano natin ito masunod lahat para ang hirap. We need a total transformation. So, I've known a story. Alam kong story na it's very good to illustrate this point na sa power ng Panginoon, matatransform tayo. By how? By looking on how much He loves us. So, ang story goes this way. Noon, yung mga panahon pa na binibili yung mga slaves, sabi ng isang slave, ayaw ko talaga sumunod dito ang taong to. Pero yung among yun, siya ang nananalo sa bidding. Binibid yung mga slaves eh. Sabi nung amo, sige, 10,000 yen. Sabi nung amo na ayaw niya, 20,000 yen. Hanggat pataas, may sunod nagsabi 30. Sabi nung amo na ayaw niya, 100,000 yen. Hanggang nalalo yung amo na ayaw niya. Tapos, sa sobrang galit niya, nilapitan niya yung amo niya. Magiging amo na niya. Tapos sabi niya doon, in front of face, I will not serve you, sabi niya. Oh, kasi save siya, mag-deserve siya eh. I will never serve you, sabi niya. Eh sabi nung amo, in a very calm way, yes, you will never serve me. Because I paid for you, I bought you to set you free. Ano sabi niya? I will serve you all my life. Kasi nakita niya, na yun ang importante, yung kinakailangan niya eh, ma-free siya sa buhay niya. Tapos itong tao na pinaka hate niya na ayaw niya serbihan, napakita ng love sa kanya. Binili para siya, para i-set free siya. Eh yun, nakita niya yung love. Sabi niya, I will serve you. So para sa atin, I think it's best. Look at Jesus. Oh, doon natin tingnan yung papan niya tayo minahal. The opportunity He gave us na maliligtas tayo sa langit na prepare niya sa atin. So, makakapagpakita lang tayo ng pagmamahal sa kapwa natin kung makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon. Yun. Doon ang transformation. Ikaw, Melchie. Sa akin naman po, yung overcoming, yung sinabi niya doon sa last verse 21. Overcoming good with evil. Kasi, namumuhay tayo dito sa mundong ibabaw na ito, na puno ng temptasyon, kaliwat kanan. Para bang inclined na rin sa atin as a human nature na gumawa tayo ng very selfish tayo eh, ng masama or di ba? So parang every time na tempted tayo na, sa mga bagay na alam natin na hindi maganda, parang i-memorize na lang natin yung verse na to sa ulo natin na overcome good with evil. So parang yun yung isa sa mga ano, yung kinuhugot mo sa na, kung paano ka ngayon gumawa ng mabuti para makita naman ng iba yung karakter ni Jesus Christ sa pamumuhay mo sa sarili. Maganda yan. Ito talaga, kailangan natin. Kailangan natin laging isipin. Maraming masasamang bagay nangyayari sa buhay natin, pero sa tulong ng Panginoon, ma-overcome natin yan. Dahil nakita natin sa Kanya ang kabutihan at pagmamahal. Brian? Gaya din ang sabi ni Melty, yung sa overcoming evil with good, yung kasabihan na kapag binato ka ng bato. Batuhin mo ng tinapay. So, which yung is tinapay na matigas. Parang patigas. O, oh, magandang ano eh. At saka, bukod dun, tinuruan tayo ni Paul kanina na kung paano natin yung tungkulin natin sa kapwa sa pagtingin dun sa kautosan mula sa ika-anim hanggang sa ika-sampu na, na which is hanggang ngayon,
na kailangan natin kailangan nating ano at magiging gabay natin para matupad yung tungkulin natin sa kapwa. Paganda na sinabi ni Brian kasi ito talaga gabay yan ng Panginoon, yung kautusan na ibinigay niya sa atin. Ikaw na rin. Para naman po sa akin ay yung love in action. Kasi yung true expression of faith is true action po. So hindi po, for example, hindi ka po sabi ng sabi, dapat with action talaga. So action, okay. Just do not say it with words, pero kailangan po talaga na ng gawa. So faith without works is dead. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Yes. Okay. Bilang Kristiyano, dapat alamin din natin yan. Miriam? Para sa akin naman, ang hirap talaga lahat gawin. Pero pag naniwala ka sa Panginoon na tutulungan ka niya, magpasakop ka lang, mas kilalanin mo pa siya, humingi ka, magkaroon ka ng humility na, Lord, hindi ko po talaga kaya. Ang hirap-hirap, pero alam kong nandyan-dyan ka, naniniwala ako at may faith ako sa'yo. Lahat ng mga kautusan na to, tutulungan niya tayo. So, kailangan lagi tayo nakakapit sa Panginoon, di ba? Ikaw, Ate Carmen, anong natutunan mo sa lesson natin ngayon? Sa akin naman po, yung sa Romans chapter 12, verse 12, yung magalak kayo sa pag-asa na maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Hope, patience, and prayers. Na-experience ko kasi. Tama. May mga iba din ako nalaman sa buhay ni Ate Carmen. Sabi ko, kung mangyayari sa akin to, parang mahirap dalhin. Pero nakita ko silang magkapatid talagang matibay nilang hinarap yung nangyari sa kanila. Praise God. Kaya sa atin po mga nanonood sa atin, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at naging mabuti ang ating pag-aaral. At sana po ay nakapulot din kayo ng mga magagandang bagay sa ating ating mga pinag-aralan. At kung inyo pong masusumpungan sa inyong YouTube o kaya sa Facebook, ang ating pong pangalan ng ministry natin ay pwede nyong i-search Lift Up Your Voice Media Ministry. At kung kayo po ay nakapakinabang o gusto nyo pong ibahagi din sa mga ibang kakilala nyo, i-like nyo lang po kami sa Facebook. At ito pong aming pag-aaral ay lagi nyo masusumpungan every Wednesday saka Friday, 7 p.m. Ulitin ko po sa inyong Facebook saka sa YouTube, every Wednesday saka Friday ng 7 p.m. At ang gusto po namin ay makapamahagi kami ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa mas marami pang tao. Kaya humihingi din po kami ng tulong nyo, kung may mga kaibigan kayo, i-share nyo po sa kanila para maging kapakipakinabang sa kanila ang mga blessings na nareceive natin sa pag-aaral ngayon. At tayo nagpapasalamat sa ating mga mag-aaral ngayon at sana'y magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo muling magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin po tayo. Amang banal na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng oras, ng lugar, ng kakayahan na makapag-aral ng iyong salita. Maraming pong salamat sa mga sinulat ni Apostol Pablo. Dahil sa kanyang mga ibinahagi sa mga Kristiyano dati, kami rin po ay nakikinabang ngayon. Alam po namin na mahirap ang maging mapagmahal at magpakita ng kabutihan sa lahat ng oras. Subalit sa pamamagitan ng iyong tulong at gabay sa amin ng banal na Espiritu, alam namin na ito ay magagawa namin at mapagtatagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na darating sa aming buhay. Sana'y gabayan ang bawat isa sa amin, ingatan, at aming mga mananood, sana po ay bigyan mo po sila ng kagalakan na kanilang natututunan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.